Isang mapagpalang pagbati ho sa lahat. Welcome muli ho sa aking bahay. Ang pag-uusapan naman ho natin ngayon ay paano magkakaroon ng loyal viewers ho natin dito sa YouTube. Mahalagang mahalaga yung usaping ito, lalo na ho doon sa mga YouTubers na kung saan ay naghahabol ho na ma-monetize ang kanilang channel. Isa ho kasi sa requirements ay ang magkaroon ho ng 4,000 hours watch time dito sa YouTube. So, madali ho itong makukuha kung mayroon ho silang loyal viewers. So, ano ho ba sabihin ng loyal viewers? Ito sila ho yung mga viewers na regular na nanonood ho ng ating video. Pinanood ito mula simula hanggang sa wakas, gaano man kahaba ho yung ating video. Ikalawa, sila din ho yung madalas na umaantabay at inaantabayanan ho yung pag-upload ho natin ng mga susunod na videos. Mas madali ho silang maunawaan kung barkara sa palengke, sila ho yung mga suki ng mga tindera. Sila ho yung pabalik-balik ho at regular na pumibili sa mga tindera sa ng kanilang mga pangangailangan. Ang tawag ho natin doon ay mga suki ng mga tindera, at kung ito loyal viewers, sila ho yung suki nating manonood. Paano ho ba natin magkakaroon ng loyal viewers? Ito ho yung ating aalamin, ito ho yung ating susuriin. Pero bago ho yan, pinapaalala ko lang din ho na pakisubscribe ho yung aking channel. Paki-like at the same time, pakipindot ho yung notification bell para sa mga susunod hong episode na naisunin yung antabayanan para maging updated po kayo. So, paano ho ba magkaroon ng loyal viewers? Una, kinakailangan ho ninyong regular na mag-upload ng mga videos. Simple lang ho yan. Kumbaga sa palengke, hindi ho kayo magkakaroon ng suke kung kayo ay panapanahon lang na nagtitinda. Kung kailan nyo lang din ho trip magtinda. Mahalaga ho kung gusto ho natin magkaroon ng suking manonood, mahalaga ho na regular ho tayo nag-upload ng ating mga videos. So, gaano kadalas? At least once a week, sa minimum. Kung kakayanan nyo yung every other day, ay mas mainam. Kasi dito, mahalaga lang ho yung regularity. Kasi kung hindi ho kayo regular na nag-upload, so magiging mahirap para sa ating manonood kung hulaan kailan tayo mag-upload. Pero kung every other day o once a week, at malinaw sa atin kung kailan natin, di ba, every Thursday, so ito ho, madaling antabayanan ho ng ating mga manonood. Sa ganung paraan ho, nagkakaroon ng regularity. So mas madali ho para sa kanila na ito ho ay antabayanan. Pero lagpas ho doon sa regular na mag-upload ng videos, ang mahalaga ho na yung mga video ho natin na ina-upload ay dapat yung kanyang content at yung kanyang presentation ay swak ho sa panlasa ho ng ating mga manonood. Anong ibig sabihin? Dapat ito ho ay interesting para sa kanila, naaayon ho sa kanilang pangangailangan, nakapagpapasaya sa kanila, ito ho yung kanilang gusto. Ang masakit ho kasi, ang madalas na problema ho ng mga YouTube creators na katulad ho natin, nakikreate ho tayo ng mga videos ho natin, ng inaga-upload ho tayo ng mga vlogs tungkol ho sa atin. Wala naman hong masama ho doon kung tayo ho ay celebrity na kung saan ay magiging interesting para sa iba malaman kung ano yung ating ginagawa. Pero kung hindi naman ho tayo celebrity, medyo problematic ho na makakuha ho tayo ng manonood ho ng tungkol sa atin. Maliban na lang kung merong katangi-tangi ho na kakaiba na tungkol ho sa atin na nais ho natin ipakita doon sa ating mga vlog na ina-upload ho natin sa YouTube. Ang ikalawa ding mali, madalas, ito ho, isa ho ko sa mga may tuturing na gumagawa nito, ay naglalatag ho tayo ng mga videos ho natin na sa tingin natin ito yung interesting para sa kanila, na sa tingin natin ito yung kailangan nila. So sakit ho ito ng mga advocate, yung mga nagsusulong na dapat ito yung pinanunood ng mga tao. So ako, limbawa ho, dahil ako po ay dating teacher, ako po ay isang human rights advocate, ako po ay teacher ng social studies. So ang gusto kong issue, contemporary issues ang pinag-uusapan, about teachers' welfare, about human rights. Pero ano yung problema ko? Nung magsimula ho ako mag-upload ng mga ito, hirap na hirap po ako makakuha ng views. Di po ba? So kung gusto ko ng views, mahalagang maunawaan ko at ma-analyze, ano, sino ho ba yung aking manunood? Ano ang kanilang mga edad? Ano ang mga kanilang mga trip? Ano yung kanilang mga gusto? Kasi lumalabas, nasa 15 to 20% lang ng aking manonood yung interesado doon sa aking mga contemporary issues, tungkol sa aking mga issue ng mga teacher, tungkol sa teachers sa human rights. So kung ganun ho, hindi ho lalaki ho yung aking viewership. Kaya ang hamon sa akin, inalis ko, sino yung 80%? Yung 80% pala, lumalabas, sila ho yung mga baguhang YouTubers, mga YouTube creators na nagnanais na paramihin yung kanilang subscribers, nagpapalaki ng viewership, nagpapalaki ng watch time nila para ma-monetize yung kanilang channel. Kung kaya makikita ho ninyo,
itong mga nagdaang linggo, umiikot ho dyan yung aking mga ipinapalabas. At nakita ko, yung nagkakaroon ho ako ng mga organic na manunood, even without my promotion, ay pinanunood ho yung aking mga inilalabas ho na videos tungkol ho sa mga paksag na banggit. So ako ho, ulitin ko ho, mahalaga na yung paksa ay swak sa panlasa at pangangailangan at kagustuhan ng ating mga manunood. At ulitin ko ulitin ho, hindi lang ho yung content. Dapat maging yung tinatawag ho nating presentation, dapat kaaya-aya din. Mahalaga ho yun. At least sa abot ng ating makakaya. Kasi simple lang ho yan, parang sa pagkain, hindi lang ho mahalaga na yung pagkain na masarap. Dapat katakam-takam din ang itsura at presentation ito. So yun lang naman ho yung gusto kong sabihin. At magpapalalim ho tayo dyan sa mga susunod ho nating episode. At madaling maunawaan yan, regular lang din ho kayo pumunta sa ating YouTube Analytics. Ngayon, ano ho yung pangatlo? Ito ho, natutunan ko na lang din ho nitong huli na yung napuna ko na kapag nagre-reply ako sa mga comments ho doon sa aking mga videos, lumalabas na nakikita ko rin uli na nagko-comment uli sila sa mga sumunod ko pa hong videos. So lumalabas na yung mismong regular kong pag-reply sa kanilang mga comments, nararamdaman nila yung pagpapahalaga ko doon sa mismong effort nila na magkomento, doon sa mismong pagbisita nila mismo sa aking videos, kung kaya't nagiging regular din ang pagpunta ho nila sa iba ko pang mga videos at regular na nagko-comment. Pangalawa, ina-analyze ko din ho maging yung mga puna at the same time ay mga suggestion kasi doon ko lang din naman ho may improve yung aking content, yung aking presentation at iba pa. So mahalaga ho yan. At kung makikita nyo, even ho doon sa iba pang mga presentation, tinitingnan ho na isa sa mga best practices din ho, yung pinupusuan ho yung mga comments. So mahalaga ho yan na dapat ho na ating ginagawa. So ulitin ko ho, ano ho yung mga kinakailangan natin gawin? Regular na mag-upload ng ating videos. Ikalawa ay siguraduhin na swak sa panlasa at pangangailangan ng ating mga manonood, yung ating mga ina-upload na mga videos. At pangatlo ay regular ho na mag-reply sa kanilang mga comments. So far sa ngayon, yun lang din ho muna. At magkakaroon pa rin ho tayo ng iba pang pagtalakay ho sa mga susunod nating episodes. Sa ngayon ho, ay pinapalala ko uli ho sa ating manonood na pakisubscribe ho yung ating channel, pakilike at the same time, huwag kalimutan ho na pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa iba pang mga episodes na aking ilalabas. Mabuhay po tayong lahat at maraming maraming salamat.